Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon guys sa First Lady. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So ito na nga guys, si Melody ay doon siya sa Therese guys, nagsisigaw kasi pinalabas niya lang yung nararamdaman niya na hindi maganda sa mga taong walang gusto sa kanya guys. Pumasok nga itong si Ingrid guys at nakita siya. So nang humarap si Melody, sinabi niya na narinig ba daw niya ang lahat na sinasabi niya. Oo, narinig daw ni Ingrid. Sinabi ni Melody na siya daw yung nag-meeting sa kay Glenn. Ano ba talaga ang ginagawa mo dito? May interview ba daw siya sa kay Glenn? So, sinagot siya na hindi. Mag-guest commentator daw siya sa isang program. At sinagot din ni Melody na siya daw din ay may guest pero isang talk show daw. At plus naka-stress pa daw kasi pinakialaman daw siya sa mga taong hindi gusto niya at ginawa naman daw niya ang tama para magustuhan siya pero ayaw pa din daw nila. Sabi ni Ingrid na manage your emotion. Control naman daw ni Melody pero hindi nila nagustuhan pero paano daw yung gusto niya? So, sinabi ni Melody, guys, na hindi na daw pwede na isang beses daw inapi siya, pero ngayong ikalawang beses ay hindi na daw pwede na api-apihon siya. O lalaban na daw siya. At sinabi ni Ingrid na, Madam First Lady, you're a fighter. Sinabi ni Melody na, masyado daw formal. So, tawagin na lang daw siya ng Melody. At tawag din si Ingrid ng pangalan niya at nag-shake hands na sila. At itong si Melody guys ay sayang-saya siya guys na nakipag-usap siya kay Ingrid guys. Sinabi ni Ingrid na nag-enjoy daw siya sa talking nila at aalis na daw siya. So bago umalis si Ingrid guys, pinayuhan si Melody na treat your enemies of kindness. Pag hindi pa daw makuha sa maganda ay talagang fight back na daw siya. Ito na nga guys, ang mga bata ay ready na sila. Nasa living room. At ang mga katulong din guys. So nanonood na sila ng TV show ni Melody. At sinabi nila na magaling na daw yung mami nila at nasanay na daw sa pagka First Lady. Sinabi nila na nalulungkot daw sila kasi wala ng time yung mom nila sa pagbanding nila. Sinabi naman sa mga katulong na mga bata, huwag kayong mag-alala kasi pagdating daw nila dito ay I'm sure na malaki daw ang time ninyo kasi ngayon ay election pa at talagang busy sila at sana daw maintindihan nila. At sinabi din ni Nina na hectic daw ang schedule ng mom niya. So, sinabi ni Nicole na meron daw siyang idea na maghanda daw sila para pag-uwi nila ay mas sorpresa sila. So, yun na nga guys. Dumating na sila guys. At hinahag ni Melody ang mga bata guys. So, ina-appreciate siya guys na ang galing daw niya. Nasagot daw niya ang mga question guys. So, itong isang babae guys, sinabi niya na, oh, Beshi, ang ganda mo. Sino bang nag-makeup? Ando na daw pag-gising niya. At sinabi ng mom ni Glenn na natural daw yun sa kay Melody at ang ganda daw niya. So, itong si Lorraine guys, sinabi niya na mentor niya ako. At sumagot itong mom ni President guys, sabi niya na Lorraine, kaya naman talaga ni Melody. Proud daw si President sa kanya nagawa guys. At sinabi ni Melody na kinakabahan daw siya pero kayang-kaya lang daw niya. At proud daw si President na ipinagtanggol siya sa kay Senator Allegra. Nagpapasalamat si Melody kasi tinuruan daw siya ni President sa yung pag-review niya sa mga
gagawin niya, guys. May sinabi niya, guys, na may na-meet daw niyang isang babae na si Attorney Domingo. So, sinabi ng mama niya na, sige, kakain na tayo kasi may handaan at nagtitingin na lang silang dalawa, guys. So, ngayon, guys, itong si President ay andoon na sa office niya at yung mga PSJ niya at si Senator Allegra. So, dumating doon, guys, at may tatlong tao na kasama nila. So, wini-welcome siya, guys. So, nag-topic sila, guys, about sa yung presidential, guys, kasi si Senator Allegra ay magkandidato siya ng president, guys. At hindi daw pwede na dalawa sila kasi mahati daw yung mga tao na buboto sa kanila. So, pwede daw na i-vice president na lang siya ni president, pero ayaw niya, guys. So, nag-topic siya, guys, about kay Melody na yung about sa question daw na insulto daw siya, pero sinabi ni President na hindi naman daw yun insulto kasi totoo naman. So, sinabihan niya si President na palagi daw pinagtanggol niya si Melody. O, syempre naman kasi wife ko siya at first lady na siya. Pero, sinabi niya na hindi daw niya tatawaging first lady kasi hindi daw yun dapat. At, of course, why not? Na asawa daw niya. So, sinabi ni Senator Allegra na mag-apologize daw si Melody sa public, pero hindi pwede daw, sabi ni President, kasi wala namang ginagawa si Melody sa kanya. So, umalis na nga siya, guys, at galit. Nang lakad si Melody doon sa room nila at hindi siya mapakali. So, dumating itong tatay niya, so nabigla siya at sinabi niya na, ano ba, anak, ang problema mo? Eh, si Glenn kasi tayong sa about daw sa kay Senator Allegra. At wag mo namang isipin yun, anak. At basta pag may mag-aapi daw sa kanya ay hindi daw pwede na apakan lang ang pagkatao niya. At yun naman ang tinuro ko sa iyo dati na pag may mag-aaway daw ay dapat hindi daw magpatalo, guys. So, hanggang dito na ako, guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutan. Pindutin nyo na ang notification para maka-update kayo sa mga next post. So, maraming salamat, guys, and happy weekend! Bye-bye!